ngayong gabi. Paano ba makakalaya sa drugs at pagsusugal? Alamin natin yan kay Jerry. Lalaking biktima ng pambubuli, ilalabas na ang saloobin. It affected my schooling actually, na nagkaroon ako ng pagkatamad mag-aral. Paano kaya niya hinarap ang lahat? Estudyante pinatigil ng kanyang mga magulang sa pag-aaral. Bakit kaya? Abangan ang kanilang kwento sa Forever Grateful. Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to The 700 Club Asia. Felici, anong isang bagay na forever grateful ka? Siguro, Peter, if you mean forever, di salvation ko na yon. Exactly. Ba? I was gonna say that. Diba? Ako ganun din. In God's mercy and grace, He chose personally you. Yeah. Diba? And He chose to forgive you. Grabe talaga. Grabe. And you can thank Him forever kasi we have eternity because of Him. Ayan. Amen. Sa una nating kwento, forever grateful itong si Jerry. Nakalaya na siya sa pagsusugal at paggamit ng drugs. Paano? Let's watch this story. Wala na talagang pag-asa. Parang dead end na talaga ng buhay ko. Sa murang edad ni Jerry, siya ay nalulong sa masamang bisyo kasama na ang pagsusugal. Naghihangad na rin ako na magkapera para meron akong sariling pang gastos o pang ano, pang tustos dun sa pagsusugal ko. Dulot nito, madalas siyang sinasaktan ng kanyang lasinggerong ama. Nagkaroon ako ng hinanakit tsaka sama ng loob sa magulang ko nung time na yun. Na parang nagkimkim din ako ng sama ng loob, ng galit dahil sa pangyayaring yun. Lumipas ang ilang taon, hindi pa rin natatalikuran ni Jerry ang makamundong pamumuhay niya. Dahil dito, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Pag sa college kasi, bahala ka na kung papasok ka sa ano o hindi. Parang di na ako nakakapag-aral ng maayos talaga nun. Gayunpaman, tinulungan siya ng kanyang tito na magtrabaho sa isang kumpanya bilang isang security guard, subalit. Doon ako nakatikim ng drugs hanggang sa naging addict na ako sa drugs. Hindi ko masasabing masaya eh. Kasi nung time na yun talagang parang walang kapayapaan eh. Ang ganitong pamumuhay ni Jerry ay umabot sa sukdulan hanggang naapektuhan ang kanyang pag-iisip. Nakakatakot kasi iniisip ko noon na parang may papatay sa akin eh. Nung time na yon, sabi ko sa mama ko, Ma, hindi ko na kaya yung nararamdaman ko, sabi ko sa mama ko. Sabi ko sa mama ko, Ma, dalahin mo na ako kay Lolo. Kaya gusto kong pumunta sa kanya. Ano po siya, born again po siya. Dinala si Jerry ng kanyang ina sa simbahan kung saan ay pastor pala ang kanyang lolo. Tumira siya doon, ngunit hindi naging madali ang kanyang pagbabago. Praise and worship na, nag-aawitan na. Hindi ako tumitingin sa mga tao kasi nahihiya akong tumingin sa mga tao dahil nga sa kalagayan ko. Pero alam niyo po, nung time na yon, wala akong tiwala sa kahit kaninong tao. Ang laki po talaga ng epekto sa akin nung nakakarinig na ako ng salita ng Diyos tapos yung mga nakakasama ko na yung mga mananampalataya. Parang doon na talaga ako unti-unti nakarecover. Lumipas ang ilang linggo. Dapat po pala matitreat muna ako nun psychologically. Kasi nga po, yung sa nangyari sa akin na nag-hallucinate ako, na-depress ako, yung hindi normal yung takbo ng isip ko. Meron ako nakitang lalaki na may bit-bit na buko, sinundan ko siya ng sinundan, hanggang pumasok sa bahay nila, pumasok rin ako sa bahay nila. Tapos kinuha ko yung itak, tapos yun, napagkamala nila akong magnanakaw kasi pumasok ako sa bahay nila na hindi kilala. Dahil dito, ipinakulong siya at hindi niya alam na pumunta ang kanyang ina sa presinto. Tapos hindi ko alam nung time na yun, yung mama ko pala bro, natutulog siya dun sa labas ng kulungan ko nung time na yun. Makalipas ang ilang araw, nakapagpiyansa si Jerry sa tulong ng kanyang pamilya. Nagdesisyon siyang magpa-admit sa mental hospital upang matulungan sa kanyang kondisyon. Sa loob ng ospital ay unti-unting binago ng Diyos ang buhay ni Jerry at patuloy na niyang pinanghawakan ang salita ng Diyos. Paglabas ng ospital ay nagsimulang magseryoso si Jerry sa kanyang relasyon sa Diyos. May lumapit sa akin na isang kabataan, tapos lumapit siya sa akin, tapos tinanong niya ako. Sabi niya, Brother, meron ka bang prayer request? Sabi niya sa akin. Gusto mo bang ipag-pray kita? Sabi niya sa akin. Nag-sink in na rin po sa akin yung word of God noon. Nataniman na rin po talaga ako noon. Kaya
nung time na nakarinig po ako ng Word of God, talaga parang nanumbalik ba yung kauhawan ko sa salita ng Diyos. Kasi katulad po ng sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya na, by the grace of God, I am what I am. Yun po ako ngayon. Kaya ako po, buong buhay ko, hanggang sa huling hininga, sabi ko po sa sarili ko, maglilingkod po ako sa Panginoon. Malaking bagay din na natuto siyang magpatawad sa kanyang ama. Paunti-unti, nung nakakilala na ako sa Panginoon, paunti-unti, doon na nawala yung galit ko, yung sama ng loob ko sa papa ko. Kasi syempre, nakakapakinig na ako ng Word of God. Bit-bit ang mga natutunan sa buhay para kay Cherry. Si Kristo, siya yung bumuo ng buhay ko. Sabi nga ng Mark 8:36, "What shall it profit a man if you gain the whole world and you lost your soul? Or what shall a man can give in exchange for his soul?" Hindi po tayo masasatisfy kahit makuha pa natin lahat ng bagay sa daigdig na ito kapag wala sa atin ang Panginoong Jesucristo. You know, it's so gripping in this story that Jerry himself on his own realized his need of God. Siya na nag-request sa kanyang mami, dali mo ako kay Lolo. Kasi alam niya where his life was going. Yeah, he already knew that he needed help. And sometimes when you admit that, that's the first step to healing. Correct. Diba? Otherwise, you know, how can you move on if you don't want to admit na kailangan mo si Lord? Sa ngayon, kinasal na si Pastor Jerry. Pastor na! Wow. Kasama ang kanyang asawa ay patuloy silang nagsi-street evangelism at nagpipreach sa iba't ibang lugar. Patuloy nilang ibinabahagi ang kaligtasan at kabutihan ng Diyos. Namimigay din sila ng tulong at Bibles sa mga PDL or persons deprived of liberty. God bless your ministry more and more. It's so amazing when Felici even said, when one knows his need for God, when you know you're bankrupt, na wala na talaga, you tried everything and everyone else but the Lord. My friend, kung ikaw yan and you're watching this very moment, it's not an accident that you're watching. The Lord is reaching out towards you and He wants you to have a better life, the best life one can ever have. All it takes is a prayer to surrender to Him. If that is your desire, then pray this prayer with us. Just say, "Dear Jesus, I am so desperate for You. I know, Lord, I have tried so many things, consulted so many people, and yet I find myself back in the same place. Bumabalik ako sa dati kong ugali. Pero ngayon, Lord, I surrender everything to You. And I acknowledge, Lord, that You are the only way. Because You, Jesus, went to the cross. And on that cross, You died and paid for my sins. And so today, I humble myself. And I invite You, Jesus, to come into my life. To be my Lord, to be my Savior. As I choose to turn my back on my life of sin, starting this very moment. Give me the grace to do that and the strength to live for You every day. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen." And I'm sure, Felici, so many are watching now. Meron silang iba't ibang struggle, difficulties, o karamdaman. Would you pray for them? Yes. Heavenly Father, thank You, Lord. Merong nanonood po sa atin na merong pain sa kanyang behind the right shoulder. The Lord is touching and soothing it right now. Receive that. Receive Your healing in the name of Jesus. There's also someone who has degenerative spine issues, and the Lord is healing that right now. Receive Your healing in the name of Jesus. There's also someone who has masakit na masakit ang ipin ninyo. The Lord is touching it right now and healing it. Receive that in the name of Jesus. Thank You, Father. I think what Felici said earlier regarding the spine, yes, the Lord showed me someone who is in so much pain, your lower back of your spinal cord. The Lord is releasing His healing touch upon you this very moment. Receive that healing, kapatid, in Jesus' name. Someone also with stage 3 cancer, colon cancer. The Lord says to you, "Do not fear. I am your healer. I'm removing now every bit
of cancer cell in your colon. You are being set free from that disease. Receive that, kapatid, in Jesus' name. There's also someone who failed your exams recently and you are just so depressed. And you're saying, will I ever be able to do this? The Lord says, I am the one who enables you. I am the God of wisdom, hope, and knowledge. So even now, take heart, kapatid. You will pass that exam. Do not worry. Receive that in hope in the name of Jesus. Amen. If you felt God's healing touch, sabay-sabay natin ibalik ang pasasalamat at papuri kay Jesus. Samantala, kung sumabay ka sa aming dasal at taus-pusong tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay bago ng nilalang. We are forever grateful to the Lord dahil ang pangalan mo ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong importanteng desisyong ginawa. Our trained prayer counselors are here to explain more about your new life with Christ. Contact us now. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES space your name space location at ipadala yan sa 0998-590-0620 o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Matarik na mga daanan at masukal na lugar, yan ang sinuong ng dalawang team ng Operation Blessing sa pagtungo sa liblib na lugar ng Mapedya Nueva Ecija at Dingalan Aurora. Naghatid ito ng serbisyong medikal at iba pang tulong. Nakilala namin si Lolo Bungog na isang dumagat. Idinadaing niya ang sakit ng kanyang mga paa. Ang pinag-umpisa nito, namanhid rin pa ako. Pero hindi ko naman iniinda yung pamamanhid. Ngayon itong matagal na, na umakyat na hanggang diyan sa tinituhod ko. Na hanggang dun sa ako ay nanghina. Ayon sa kanya, laking tulong ang libreng check-up at libreng gamot na ibinigay ng Operation Blessing. Hindi katulad sa baryo, napupunta pa ako doon malayo. Ay wala pa akong pera na gagastusin. Nung ako'y ma-check up, ay binigyan ako ng gamot. Na inaasahan ko naman yung mga gamot na yun, pag nakain ko yun, ay may awa ang Diyos, nagagaling. Isa lamang si Lolo Bungog sa mahigit 100 katao na nahatira ng tulong ng Operation Blessing sa kanilang lugar. Bukod sa libreng gamot, namigay din ang grupo ng libreng serbisyong medikal, dental at tuli. Kasabay din ang nangyaring medical brigade sa Sitio Mapedya, Nueva Ecija. Mahigit 300 katao naman sa 4 na barangay ng Dingalan, Aurora ang natulungan ng Operation Blessing. Matarik, malayo o liblib na lugar, hindi alintana ng Operation Blessing, makapag-abot lang ng tulong at maipadama ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga kababayan. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa ating mga volunteers, Armed Forces of the Philippines, local government units, partner churches, companies, and organizations at sa inyo, our faithful partners and donors. We are forever grateful for your prayers and your unwavering support to CBN Asia. Part of your giving to CBN Asia goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. Sa loob ng 27 years, ang ating teams ay nag-aabot ng tulong sa mga kababayan nating nasa liblib na lugar ng Pilipinas at sa mga biktima ng iba't ibang trahedya sa ibang bansa. Kaya maraming salamat sa inyong suporta at pagmamahal. At sa mga hindi pa partner, partner with us now. You know, your gift of 500 pesos monthly for 1 year, you already become an active partner of CBN Asia. So call the numbers on your screen or visit our website, cbnasia.net/give for more details. Ready na po kaming pumunta sa Barangay Masaging at ang Karatig niyang 3 barangay para mag-distribute ng mga food bag.
Kaya lang, dahil walang daan doon, kailangan po naming sumakay sa bangka 40 minutes to 1 hour para makarating lang doon. Thank you, Joyce, for being there together with our Operation Blessing team to help our kababayans in Mindoro struggling to make both ends meet due to the oil spill that severely affected the coastal barangays. Dahil malaking tulong na po sa amin yan, lalo sa mga anak ko, tuwan-tuwa na po yun. Dahil po ma'am, may biskuit. Meron po ma'am silang babakunin sa school. Ang pagdating po ng Operation Blessing ay naghatid ng pag-asa at saya sa amin. With your generous support and giving, we were able to distribute all the food bags to 500 different families living in coastal barangays in Nauhan. Kaya taus-puso kaming nagpapasalamat sa inyo. You know, beyond their physical needs, our team also shared the love of Jesus and encouraged the residents to put their hope in God. If you're watching this video online and want to join us in this effort, you can. By giving a monthly donation of 500 pesos or more, ay magiging member na po kayo. Call the numbers being flashed on your screen or visit our website to see more details. God bless you. Good news from iRemit and CBN Asia. You can now send your donations to CBN Asia online using iRemit X. Simply download the app from the Google Play and Apple Store and register. If you are sending your donations from these countries, remittance fee is free. Once registered, just click your country of origin, click I Pay, then choose Donation to CBN Asia and proceed. A confirmation will be sent to your registered email address. Send in your donations now. Join CBN Asia in proclaiming Christ and transforming lives through television production. We are now accepting applications for the following positions: production assistant, researcher, segment producer, market researcher, spot producer, cameraman. Send your resume to jobs@cbnasia.org. Si Jonathan ay lumaki sa kristyanong pamilya at maagang nakakilala sa Diyos. Naituro ng parents ko that I should put God first in every decision that I will make, in everything that I will do, in every relationship that I will have, and in every step that I will make, lagi kong uunahin yung advice and yung word ng Lord I should always ask. And also, another value is yung step of faith. Yeah, my father is a man of faith. Grabe yung mga step of faith niya. Pero dahil alam niya that that vision is from the Lord, he will take the step because he's a man of faith. Greatest impact ng Sunday school sa akin is yun. Yun nga, yung salvation. And the importance of the Bible, the importance of reflecting on every stories in the Bible that I know. Habang lumalaki, naranasan niya ang mabuli. It was hard for me. It affected my schooling actually. Na nagkaroon ako ng pagkatamad mag-aral. Nagkaroon ako ng disbelief sa sarili ko, bumaba ang self-esteem ko. I felt that I am not special. I felt that, you know, I am not friend-worthy. Hindi ako lapitin ng mga tao. Hindi ako magkakaroon ng kaibigan dahil ganito ako. Dulot nito, nadala ni Jonathan ang mabigat na damdamin sa high school. Bagamat aktibo sa pagiging Sunday school teacher, hindi nagtagal ay nanlamig ang kanyang relasyon sa Diyos. Being a pastor kid is happy. It feels happy. It feels safe, it feels exciting, but at the same time, I can also feel pressure. So, kaya ako nasabing pressure is that because you are a pastor's kid, everyone at church ay tinitingnan ano yung mga magiging galaw mo. And then the pressure came in na nagkaroon ako ng self-imposed pressure that I thought na anak ako ng pastor, so dapat yung galaw ko hindi ano. So, doon naging timid ako. Tuluyang nagbago ang buhay ni Jonathan nang subukan niya ang makamundong gawain tulad ng pagkakaroon ng maling relasyon at pagsisinungaling sa kanyang mga magulang. And then the inactivity years came. I forgot who I am. I forgot the Lord. I forgot God's grace. Even though I am in church, but actually everything that I do is impure. Everything that I do is not glorifying to God. So, found myself keeping things that I thought would satisfy or fulfill me. Habang nasa ganitong sitwasyon, napansin ng kanyang ama ang pinagdaraanan niya. That time, nung nag-usap na kami, parang sabi lang sa akin ni Papa that time na, anak, hindi ka dapat namumuhay dahil
according na dahil anak kita, you should not live like you are a son of a pastor or my son. Now, you are not living to glorify me. Hindi ka dapat ma-pressure, sabi ng dad ko. Because I'm not asking you to do things for my sake. What I'm asking you is to live according to what Christ has done in my life and what Christ is telling me. I should live to glorify God because I am a child of God. All along, I thought my life is under a big pressure because I am a son of a pastor. But at the end of the day, ang kailangan ko lang palang gawin is to really live in accordance sa ginagawa ni Christ sa akin at sa sinasabi ni Christ. Dahil sa tagpong ito, naintindihan ni Jonathan kung gaano kahalaga ang grasya ng Panginoon sa kanyang buhay at unti-unti niyang binitiwan ang makamundong pamumuhay. Bumalik siya sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Wala akong magagawa na para mahalin niya ako lalo o wala akong magagawa para mahalin niya ako ng mas kaunti. Dahil yung ginagawa, yung binibigay niya sa akin is because of His grace alone. Sobrang overwhelmed ako sa grasya ng Panginoon. Na in my weakness, di ba? Say in my weaknesses, I can boast of my weakness because of God's grace. Ayun, katulad ng mga redemption story ng mga nasa Bible, naayos din yung aking mga intentions in serving God. Ayun, kaya na-straighten up din sila. So my relationship also with the music team. And ayun, eventually naging head ako ng music ministry namin. So I started to become the musical director. Lang tumungtong ng kolehiyo, nakapagsulat siya ng kanyang unang kanta na pinamagatang Safe and Sound. It's about God being my shepherd and me being safe in His arms. And so, the journey of my writing started there. And then, narealize ko, parang ang sarap palang magsulat ng kanta. Ang sarap palang mag-create ng song. Because my plain words, they're having colors pag nagnagagawa ko silang kanta. Sa bagong buhay na kanyang tinatahak, baon-baon ni Jonathan ang mahalagang aral mula sa Diyos. God's Word will always tell you the truth that you are loved by our Father, that you are loved by Jesus Christ Himself, that He died for you and me just to prove that we are special, just to save us because He wants to be with us. Dahil hindi lang siya nagpo-protekta, kundi siya'y nagtutuwid. Nagtutuwid ang Panginoon, katulad ng mga tatay. Katulad ng isang mabuting tatay na maaari ating maranasan. Isang tatay na mamahalin ka sa kung sino ka, na hindi ka husigahan, yun yung mga naranasan ko sa Panginoon. I felt I knew my identity because of my Father. And I am loved by my Father. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are two ways to send your donation after you log in. Simply tap Send, then tap Send via QR. Scan the QR code, enter the amount of your donation, click Next, then tap Pay. Or you can tap the Bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details. Then tap Confirm. G, give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Join CBN Asia in proclaiming Christ and transforming lives through television production. We are now accepting applications for the following positions: production assistant, researcher, segment producer, market researcher, spot producer, cameraman. Send your resume to jobs@cbnasia.org. Kailangan ko pong mag-aral. Masipag mag-aral si Rodrigo, subalit salat sa pera. Pinapatigil siya ng kanyang mga magulang na ipagpatuloy pa ang sekundarya. Ano sa pag-aaral ko, kahit konti lang? Sa nais na makapagtapos, nag-working student si Rodrigo. Dahil mahirap ipagsabay ang trabaho at pag-aaral, nagkasakit siya. Habang nagpapahinga sa bahay,
Napansin ni Rodrigo ang sewing machine na matagal nang hindi ginagamit. Pinag-aralan niya ang pananahi. Nang minsang may naghahanap ng mananahi, nag-apply si Rodrigo. Kahit alanganin pa ang kanyang nalalaman sa pananahi, makalipas ang ilang oras, natuklasan ang may-ari ng patahian na di marunong manahi si Rodrigo. Pero sa halip na pagalitan, tinuruan siyang manahi. Dahil sa kanyang pagsisikap at pagpupursigi, nakapagpatayo siya ng sariling tailoring shop. Ngunit mataas siyang maningil sa mga customers. Para madagdagan ang kanyang kinikita, naging radio technician din siya. Hangad ni Rodrigo ang makalamang sa kapwa. Nantay ko siya at nung nakarating na siya, tinignan ko yung radio niya. At habang tinitignan ko, meron akong napansin. Pero ang sinabi ko doon sa may-ari, balikan na lang nila bukas dahil meron pa akong ginagawa. Pinapaayos pa. Ay, pastor! Tuloy-tuloy ang gawaing ito ni Rodrigo hanggang sa may isang pastor na nagpatahi at nag-imbita sa kanya sa simbahan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Habang nakikinig po ako sa salita ng Diyos, natakot po ako doon sa preaching na ang mga nagsisinungaling, ang mga greedy ng pera, nanloloko, ay papasok sa impyerno. Nanginig po ako dahil ang presence ng Lord ay parang kinakausap na niya ako na kailangan ako magbago na. Simula noon ay pinagsisihan ni Rodrigo ang kanyang kasalanan. Napagtanto rin niya ang mga totoong kayamanan ay wala dito sa lupa. Ang totoong kayamanan na hindi pwedeng nakawin, masira at masunog ay yung kayamanan na sa langit at ito ay incorruptible riches. Dahil sa pagbabagong naganap sa buhay ni Rodrigo, nag-aral siya sa isang Bible school na naging daan upang siya ay maging pastor. Ngayon, baon-baon niya ang mahalagang natutunan sa buhay. Kailangan natin ng kayamanan, kailangan natin ng lahat ng karangyaan. At kung meron kang lahat ng karir, pero pagka wala ang Diyos sa buhay mo, wala ring saysay ang lahat ng mga kayamanan mo na yan. Ang tunay na kayamanan pala ay kasama mo ang pamilya mo na naglilingkod sa Diyos at ikaw ay tumutulong sa kapwa. I love what Rodrigo said. We can have all these things and yet have a life that is meaningless. But you can have these things, but when you have purpose, because you're a child of God, life becomes meaningful. Amen. Amen. Sa buhay, forever grateful tayo sa mga blessings ni Lord. Forever grateful tayo sa mga taong nagmamahal sa atin. Forever grateful tayo sa mga aral na ating natutunan araw-araw. Kaya forever natin pasasalamatan si Lord. As the psalmist declares, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. For the Lord is good. His steadfast love endures forever and His faithfulness to all generations. Forever grateful din kami sa inyo na laging sumusubaybay at sumusuporta sa amin. Thank you very much. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Nung umuwi na ako, I thought that time, sasaktan ako. Kasi dami ko nang ginawa since I was only 14. I will never forget how my dad accepted me. Parang ibinagsak lahat ng mga problema sa akin. Sabi ko, Lord, kung totoo ka, kung talagang mahal mo ako, alisin mo po ako sa ganitong sitwasyon. Nung narinig ko yun, gumuguna yung mundo ko. Umiyak ako ng umiyak. And then at that time, doon ko na-realize, Lord, kailangan kita.